Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, beauty in you. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Tanda na ba kayong magbayanik sa talakan? Ang inyong nag-iisang barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Nag-iinit na usapan, umatikabong pangayan, diskusyon na may resolusyon, sa kauna-una ang talakserye sa telebisyon, face-to-face ni awit pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, Pampanga! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo, sa pula o sa puti? Sa Ocorayan, ready na rin ba? Ready, ready na kami, hands kayo sa puti! Kami ay go na rin, Chang! Sausawa na! Saan ba tayo? Pampanga! Face to face na! Mula na ang simbang gabi at Paskong Pasko na dito sa Barangay San Nicolas, Magalang, Pampanga! Salamat sa mga minamahal natin mga kapatid na kapampangang Kenny Aru! Oh, tenamo kung metong huwaw! Ay, ang galing-galing naman! Talaga naman, maraming salamat, Pampanga! Ganadong-ganado, Ladin Kapangan, Kenning Magalang, Pampanga. Kaya simulan na natin ito sa ating comment mula sa ating Facebook na si Jenna Zhao. Sabi niya, Chang Ami, favorite po kita. Mula sa pool hanggang Comare Club, binaabangan po kita sa hapon naman sa Face to Face. Kasama ng mga kapitbahay ko, pinapanood ka namin lagi at sana pati dito sa Kupang Antipolo ay makarating ang Face to Face. God bless po at hi kay Hans Mortel! Thank you so much, Jenna, at sa kapitbahay mong lagi mong kasama sa panonood sa amin. Abay, sana hindi ka magsasawa. Paalala ko lang din sa lahat ng ating mga kapatid. Alas 5 po ng umaga ay ang amin namang programang sa Pulsa 5. Pagkatapos niyan, Comare Club, kasama si Nyora Chiki na taga Antipolo din, at si Mami Tin. Pagdating naman ng hapon, syempre face to face. At Sabado, huwag niyong kalilimutan ang Untold Stories mula sa Face to Face. 2:15 po yan ng hapon. At dahil, abay, lagi kang nakatutok sa amin, maraming salamat sa pagtangkilik mo, Jenna, sa lahat ng programa ng TV5. Salamat. At syempre, ako pa rin ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na laging magsasabi, magpapaalala sa inyo, mga kapatid, na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, syempre, isang oras natin mga kasama ang Ultimate Sausawero. Marami na ang mga katabing Becky ngayon, si Hans Mortel. Magandang hapon, Chang! At sa inyo, magandang hapon, abay. Napakaganda talaga dito sa Pampanga. Bukod sa napakasarap ang pagkain, abay, oh! Ang gaganda ng mga ate ko. Malagong-malagong eh, Becky. Malagong!
Malagu-malagong eh, Becky. Malagu kong Becky. Ano ibig sabihin ng tiyang? Maganda yung Becky. Ah, maganda yung Becky. Oo, at malabo ang mata natin. At eto sigurado, hindi malabo. Mamaya, malinaw na malinaw ang kanilang mga pangaral at ang kanilang mga payo. Unahin ko na po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman siyempre ang Family Counselor, Dr. Camille Garcia. At ang taong naglalapit sa atin kay Lord, Father Albert Mecaidor. Mga kapatid, ang ating trio tagapayo. Naku, ito na, ipagpapauna ko na. Mga misis na nasa bahay, tutok na. Naku, dahil ang aming kwento ngayon ay tungkol sa isang mister na sumuko sa kanyang asawa. Alamin natin yan kung bakit. Hindi ba, Chang? Oo nga, Hans. Bakit nga kaya? Pero mukhang kahit na kay misis daw ang problema, siya pa rin ang nagre-reklamo dahil si mister biglang, oh no, nag-left turn. Oh no, oh why, what happened, Itay? Ito ang ating face-to-face issue of the day. Sa loob ng 15 taon, going straight si mister. Pero, what went wrong? At bigla siyang nag-left turn. Pabaya daw ako, kaya ganun ang ginawa sa akin. Inaalisan niya talaga ako. Ayaw niya magpaliwanag sa akin. Ayaw niya talaga magsabi sa akin. Pag walang sugal, inom, ando sa mga barkada niya. Kinakausap ko siya kasi matigas naman ang ulo niya eh. Mayroon ako kwenta sa kanya, siya lang walang kwenta sa akin. Hindi biro itong ginagawa mo sa akin. Babago ka naman, nag-aanak boy ako, binibigyan kita ng pira. Sabay-sabay na nating alamin ito ng Face to Face! Siya po ang legal wife, kaya anuman daw ang problema sa kanya ng kanyang asawa, siya pa rin ang may karapatan sa lahat. Ah, narito po. Si Lucille Alcantara, pasok! Please, please. Please, please. Magandang hapon sa iyo, Ate Lucille. Ano po ang pangalan ng inyong mister? Elmer. Elmer. Gano'n na po kayong katagal na kasal? 15 years na po. 15. Ilan po ang anak natin? Apat. Ano po ang nangyari at mukhang si mister ay nangaliwa daw? Yan nga pagtatang ko sa kanya. Uh-huh. Napakabait ng tao. Napakabait ng asawa sa akin. Wala kayong mairireklamo kay Elmer? Okay. Baka naman po siya ang may mairireklamo sa inyo. Hindi ho kaya? Bigla na lang siya nagbago sa akin eh. Paanong nagbago? Bigla siya nagbibigay sa akin ng pera. Uh-huh. Hindi siya umuwi. Okay. Bisa umuwi man siya, katabi niya yung mga anak ko. Hindi siya tumatabi sa akin. Kamusta po kayo bilang asawa? Ay, mabuti naman. Okay. Inasikaso ko na sa pagkain. Mm. Titimpla naman ako ng kape sa kanya, pero umaga. Hindi ko siya pinamabayan sa pagkain. Ang anak nga po ninyo ulit ay ilan? Apat. So, sa mga anak po ninyo, kamusta naman kayo bilang ina? Mabuti naman po. Mm. Nalagaan ko naman sila. Okay. Dati po, paano ba si Elmer sa inyo? Paano nyo nasabing nagbago? Katulad nga ngayon, ng mga ilang linggo na, ilang araw na, iba na yung timpla niya, iba na. Mm-hmm. Hindi niya na ako kinakausap. Mm-hmm. Dati hinahanap niya ako pag wala. Bakit kayo wala? Nasaan kayo? Minsan po, nasa kaibigan ako, nakikipagkwentuhan. Ah! Hindi kaya mas marami kayong oras makipagkwentuhan sa kaibigan kesa kay mister? Tinatapos kaya siya nangaliwa? Tinatapos ko naman po yung mga trabaho ko sa bahay. Oh. Pero si Elmer, nagtatrabaho siya. So, minsan okay. Po, nagtitinda. Okay. Minsan mga po, ilang oras siyang wala sa bahay? Minsan po, hapon na siya dumating gabi. Pagdating ba niya, nandun ka o wala ka? Minsan po, wala. Apatay! Nasaan po kayo? Minsan pumupunta po sa kaibigan. Yun. Hindi kaya yun ang kadahilanan kung bakit ho kaya parang nanlamig na sa inyo si Elmer? Wala naman po. Ate Lucille, eto na yung pagkakataon mo na masabi mo kung ano ang kailangan mong sabihin sa iyong mister. Diretsahang tanong, may bisyo ka ba? Konti lang po. Konti. Ano po yun? Isan po naglilibang ako, tutong it. Ah, natutong it! Yang tong it na yan, talaga? Magdadalawang taon na, hindi ko pa rin alam. May S ba yan o wala? Tong-its ba tong-it?
Tong Eats. Sino ang kadalaw mo mag-Tong Eats? Yung mga kaibigan ko. So, pag naglalaro ka ng Tong Eats, sinong kasama ng mga anak mo? Yung pong mga ibang kapatid ko. Kapatid mo. So, bakit? Hindi, baka naman din kailangan lang ng diversyon sa buhay ni Ate Lucille. Anong kadahilanan? Bakit parang nalulumbay ka ba? Nalulungkot ka? Kahit naboboring kailangan may diversyon. Naboboring lang po. Naboboring ka sa bahay? Bakit hindi niyo pupinturahan yung bahay niyo para hindi kayo maboring? Bakit sa palagay mo biglang nanlamig ang iyong asawa? May kinalaman ba ang pagtotong its mo? Sabi mo kasi, mabait, mapagbigay. Kumbaga siya na lahat, walang biso. Ewan ko po sa kanya. So, paanong nanlalamig siya sa'yo? Ano yung napansin mong kakaiba? Bukod sa hindi pagbigay ng pera. Nga po, hindi siya tumatabi sa akin. Hindi na tumatabi sa'yo. Mga gaano katagal na? Mag-iisang linggo na. Mag-iisang linggo na. Base sa naging research namin, Ate Lucille, na pag-alaman ng aming team, bukod sa kayo ay nagbibiso, gaano po katotoo na sinasaktan ninyo si Elmer? Hindi po totoo yun. Sinasabi niya lang yun talaga. Bago po namin kayo papuntahin rito, eh may nagpupunta dun sa lugar ninyo, nag-i-interview, nagtatanong-tanong. Inalam nila, yun ang sinasabi, sinasaktan daw po ninyo si Elmer. So yun marahil ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng babae, hindi kaya? Kumpirmado na ba na may babae? Meron po. Sino ang babae? Si Marjorie po, si Nene. Kilala mo? Opo, kumari. Sino siya? Kumari mo? Okay. Kinausap po ba siya? Tinanong mo kung may katotohanan ng lahat? Hindi po kami nag-usap, basta sumbaga na lang kami dalawa doon sa pwesto ng asawa. Ah, so nagkaabutan kayo? Opo. Nagkasakita na kayo? Opo. So, kaya mong manakit? Kasi sinaktan niya rin po ako eh. Oh, okay, naunawaan namin yon. Pero si Elmer, ni minsan hindi mo sinaktan? Hindi po. So si Elmer, kinausap mo na ba tungkol dyan kung talagang totoo nga na may babae siya? Hindi po siya nagsasalita eh. Hindi siya nagsasalita. Hindi kaya takot si Elmer sa'yo? Kung tinatanong ko siya, ayaw yung sumunod sa akin. Walang sinasabi. Wala, kanino na mo nakumpirma na meron ngang totoo na may babae? Doon po sa kumari kong isa. Kumari mo na isa? Opo. Ay, teka muna. Eh, ang sinasabi, pabaya at sugarol daw, ito ngang si Ate Lucille, kaya sa kanya tumatakbo si Elmer para maglabas lang ng sama ng loob. Pero ano nga ba siya sa buhay ni Elmer? Narito po, ito ba ang iyong kumare? Alamin natin. Si Marichu Nene Gonzales, pasok! Balon ka ba para mahulog si Elmer sa'yo? Sobrang ka sa balon, Chang. Ah! Pero wala naman siyang hinaharap, Chang. Ako may hinaharap.